meron lang akong gustong pag-usapan. This video is sponsored by Social Issues, kaya yung marinig mo, ayaw mo marinig, pero kailangan mo marinig. Narinig mo ba ako? Okay lang ba yun? Wala kang choice, nanonood ka na. Kaya kung ayaw mo sa real talk, lumabas ka na. Joke lang. Wag muna. And would you agree that sobrang toxic na social media? Do you know what I'm saying ngayon? Eh, nakita pa ako sa Twitter na nagpost ng ganito. Bakit ba may thinking sa Pinas na pag may pera ka, obligasyon mong tumulong sa mahirap? Nainis ako! Bago yun, cue intro para kunwari talaga vlogger ako. What's up guys? Kumusta kayo? Ako, hindi ako okay. Kasi nung nabasa ko tong post na to, it actually makes sense. It makes sense na oo nga naman. It makes sense. Sabi niya nga, sorry, pet peeve ko kasi yung mga pabuhat. Ito yung mga mahirap. Hindi ko ugaling tumurong sa mahirap kasi pinalaki akong tinuturuan paano mangisda kaysa humingi ng isda. Diba? Ang gandang pakinggan. Pero bakit itong post na to sobrang problematic? I'll explain it to you. I hope you get my vibe. You know what I'm saying? Let's break it down. Kaya nainis ako eh. Of course, disclaimer na naman, I am attacking the problem, not the person. Parang pag magjowa nga, it's me and you versus the problem, babe. In the same way, ang problema is this post. Pero bakit siya nagiging problem? Kasi yung nagsabi, mayaman. Ngayon, I have nothing against the person. Wala, hindi ko naman talaga siya kilala eh. And maybe nami-misinterpret lang natin itong post. Pero tol, I'm gonna break it down. Are you ready? It's about to go down. It's about to go down. Are you ready? Number one, pet peeve ko yung mga pabuhat. So dito, tinawag niyang pabuhat ang mahihirap. Ngayon, siguro mailan-ilan may mga tamad na mahihirap. Pero to, kapatid, explain ko sa'yo bakit kalokohan yan. Kung sana nasa USA ka, pwede ako maniwala dyan. Explain ko ha. Ito, USA, ito ang ABC. Ang A ang upper class, B middle class, C lower class. Okay, ganon ang mga social classes. Ang C ang pinakamahirap. Sa USA, ngayon, kung kukumpara natin sa Pinas, tol, ito siya. O, diba may star? Effort ko yan. A yung mga mayayaman, tapos E and F na yung middle at lower class. Ganun ka baba, tol. Naiintindihan mo. Ngayon, by pabuhat, ibig mong sabihin, wala silang ginagawa. Tol, kung susundan natin yung logic na sinasabi ng mga mayayaman, o mga anak mayaman na wala nang ginawa kundi umasa sa parents nila, bro, you just have to work hard kasi para maging successful ka sa life. Ha! Wala nang masisipag pa sa mga tricycle driver, sa mga jeepney driver, sa mga street vendor, sa mga ice cream vendor, sa mga nagbebenta ng tinapa sa kanto, sa mga construction worker, at yung nandyan pa, naiintindihan mo. Ngayon, kung susundan natin yung logic na you just have to work hard, bro, kasi by this time, mayaman na sila. Wala nang problema. Pero bakit hanggang ngayon, hindi pa rin sila mayaman? Kaya kung magpaka-woke ka dyan na kailangan mo silang turuan mangisda. Tol, kahit turuan mo pa sila, wala silang opportunity. Explain ko. Let's go to number two. Number two. Hindi ko galing tumulong sa mahihirap kasi pinalaki akong tinuturuan paano mangisda kaya sa humingi ng isda. Tama nga naman po, tama yung concept na give a man a fish, he will eat for a day. Teach a man how to fish, he'll live forever. Ang ganda, 'di ba? Maganda naman talaga, 'di ba? Ang gandang pakinggan. Actually tama yung concept na 'yon, pero tol, nasa Pilipinas ka. At yung sinasabi niya is to teach a man how to fish. Ito yung fishing rod, ito yung uod, ikaw nang bahalang mangisda para sa sarili mo. Ngayon, ano yung fishing rod na 'yon, tol? Kung iisipin natin, para bigyan mo sila ng pangkabuhayan, ito kailangan mong ibigay. Public education, job opportunity, libreng gamot. Ngayon, kapag mahirap ka sa ibang bansa, tol, pwede ka pang mabuhay. Eh. Pero pag nasa Pilipinas ka, pag mahirap ka, wala na, finish na. Naiintindihan mo. Ngayon guys, don't get me wrong, I'm not against the person, okay? Kasi marami pong ganyang mayayaman. Now let's talk about that. Tatanong mo sa akin, sino talaga yung tunay na pabigat? Isipin mo ha, yung mga anak ng mga mayayaman, talagang pinagyayabang nila yung mga bagay na hindi naman talaga nila binili. Kasi tol, pera ng magulang mo yan, hindi mo pera yan. Ngayon kung nag-aral ka sa Maynila, taga-probinsya ka, may sariling driver ka, tapos paglabas mo sa kanto like, oh my gosh, so many poor people, like, can ew, like it's your fault. Like it's your fault bakit kayo mahirap. You know what I'm saying? Talaga ba? Isipin mo, pwede naman ako at ikaw ang nandun, pinanganak sa squatter. Hindi dito, pero by the grace of God, bakit tayo andito? Deserve ba natin? Hindi. Hindi, wala man tayong ginawa, ba tayo nandito? It just happens to be pinanganak ako sa pamilyang may kaya. Lalo na sa inyong mas mayayaman, mayaman ang magulang nyo. Bakit may karapatan tayong mag ay, let's create lines, diyan kayong mahihirap, dito kami kasi you know what I'm saying? We're blessed. Hashtag lit, hashtag balisin, hashtag lit sa La Union. Ngayon, kung anak ka ng mayaman, anak ka ng politika, anak ka ng may-ari ng Jupiter. Nga, brad, ganun kakayaman! Huwag na huwag mong pagyayabang sa amin na in-earn mo yan, cause you did not. Magulang mo ang nagsunog ng kilay. I'll just share, okay? Share ko lang. Noong nag-aaral pa ako sa Lasal, syempre, probinsyano. Pero actually, pag nandun ka, you know, you just talk about the iPhone X, the NBA Finals. Dude, did you watch, like, the finals? Solid si LeBron, pare, diba? Hey, bro, inom tayo mamaya. Happy tea, bro. Ew, bro, let's go to Fort. Kasi, bro, let's get lit. Uy, pare, may concert si Chance. Are you going, pare? Like, bro, that's... Dude, pasok pa ba tayo? Like, oh my God, like... Alam mo, tol, kahit di ka mayaman, mahahawa ka talaga eh. Kasi parang, if mafe-feel mo talaga, payaman ka! Ang problema, paglabas mo ng eskwelahan, namamatay sa gutom yung mga mahihirap. Ngayon, I just want you to imagine with me, ganun ang Pilipinas, tol. Like, pwede kang magpanggap na everything's good, like lit, pare. Like, punta tayong La Union to get lit. Inom tayo, you know what I'm saying? Tapos paglabas mo, namamatay yung mga Pilipino
sa gutom. Hindi ba nakaka- What the heck is happening? Tapos sasabihin mo, papigat yung mga yon? Naranasan mo na ba? Mabilad ka nga lang ng konti, umaarte ka na eh. Hirapan lang ng konti sa buhay. Tuko na ako, I can't even do it anymore. Tapos yung iba hindi naman marunong mag-commute, tapos kung maka-arte, like, oh, so hashtag bless, hashtag. Talaga ba? I have nothing against rich people, okay? Walang mali dyan, di mo naman kasalanan na pinanganak ka sa mayaman na pamilya. Pero kasalanan mo na, pag namatay kang mahirap. Honestly, tol, napareflect ako kasi lahat ng nakikita mo sa kwarto kong to, hindi sa akin to, bigay lang ng tita ko. Ako bang nagsipag para makuha ko to? Hindi. Binili ko ba yung laptop ko? Hindi. O itong iPhone kong ginagamit ko, bigay lang din. Kasi ako ang umani ng kanilang paghihirap. So what right do I have to look down on poor people? Ngayon, kung anak ka ng mayaman, huwag kang masyadong nagpo-focus kung anong meron ka. Kasi wala kaming paki dyan. Okay, galit ako eh. And dapat magalit ka din, tol. Kung anak ka ng mayaman, dapat meron kang puso para sa mahirap. Speaking of puso, let's go to the last point. Bakit ba may thinking sa Pinas na pag may pera ka, obligasyon mong tumulong sa mahirap? Ayan eh, dun pa lang sa word ng obligasyon, nakikita na yung pag-iisip ng mga ibang mayayaman. Una sa lahat, pag naging obligasyon na yung isang bagay, syempre mabigat na yan. So ang problema bang mahirap? O yung pag-iisip? Di naman nila kailangan yung charity natin eh. Ano talaga ba talaga yung gusto nila? They don't want our charity. Anong gusto talaga nila? Chance. Alam mo, gusto nila magka-chance, makapag-aral kung paano tayo nakapag-aral, magka-trabaho. Wala sila nun, tol. Yun yung kailangan mong maintindihan kahit magsipag sila. At healthcare. Alam mo yung healthcare, tol, yung mga mahihirap sa states kahit sobrang homeless na nila, yung medyo squatter vibes na. Tol, nakakain pa ng in and out. Pwede pang ma-hospital, free of charge. Dito, kapag nagkasakit ka, GG ka na. You know what I'm saying? Pag mayaman ka sa St. Luke's, dito, pag mahirap ka, doon ka sa hospital na nabubuloks. Yun yung kailangan nyo malaman na yung mahihirap dito sa Pilipinas, tol. Sobrang hirap nila, hindi sila poor. 3 na lang sila. I come from a family na may kaya, tol. Aminado ako, tol, na medyo spoiled pa ako. Na what I have right now is the things I do not deserve, but I have it. Bakit? Dito pumapasok yung word na grace. Okay? Grace is unmerited, undeserved, and unearned. Ngayon, sa mga anak ng mayari ng Saturn o Jupiter, kaya habang may mga ganito pang bahay, tol, wag kang feeling hashtag bless, hashtag Gucci gang. Tapos sa labas, nagugutom sila. At bago ka mag-lit Gucci gang, pare, dude, Starbucks tayo, habang yung mga bahay nagiging ganyan. Bago ka magreklamo na hindi ka binilang Jordans ng tatay at nanay mo. Tapos wala kayong driver, tol. Isipin mo, may mga ganyang bahay, tapos ikaw nagre-reklamo sa maliliit na bagay na hindi mo naman talaga pinagtrabahuan. Mag-isip-isip ka, tol. Nabiyayaan tayo ng blessings to bless others. Doon pumapasok yung salita. Or yung phrase, I mean. Blessed to become a blessing, okay? Kasi, tol, yung mindset mo na, I have to do this, I have to do that, purang I have, talagang nagiging pabigat, obligasyon. We don't have to do it, but we get to do it. Yun eh, yun yung kailangan nating malaman na, shucks, hindi ko deserve to, pero nagagawa ko to para sa kanila. Ngayon, kung naniniwala ka sa Biblia at kay Lord Jesus, ito ang sabi niya. Pero kung hindi ka naniniwala, makiride ka na lang. Matthew 25:40, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. What we do to the poor, we do it for the Lord Jesus. Ngayon, wag na tayong magpanggap na okay yung Pilipinas. Nandun yung mga class A na pwedeng magwalwal sa fort, pwedeng magwalwal sa LU, pwedeng lumabas tropa nila, nakayate, inuman, you know what I'm saying. Habang namamatay ang iba. Yun ba yung hashtag lit? Kung hindi ko naman sinisisi yung mga anak ng mayaman eh. Pero sana man lang, let's not turn a blind eye na parang let's focus on our kayamanan habang the rest of the Philippines is falling apart. Kasi hindi, tatol, hindi... Nakakaawa, man. Bago ako magtapos, sa mga woke dyan sa Twitter, that is so toxic, galing pa kayo sa mga well-off families. Puro dada. Walang gawa, ha? Isa pa to yung mga toxic woke culture, sila pa yung mga galing sa mayayamang pamilya, as if talagang nahirapan sila. Boycott di! Boycott that! Sa mga woke culture dyan, sobrang kailangan namin kayo, but don't create lines. What do I mean by lines? Huwag niyong iangat yung sarili nyo, tapos sabihin nyo sa mga hindi nakakaintindi na, bobo ka, ha? Pag maging bobo! Mag-research ka. Educate yourself. Hindi. Tama nga naman. Sa mga hindi pa aware sa social issues, kung wala kang pake, be teachable, kasi kailangan mong malaman to just a little bit, pero sa mga woke dyan na tao, sa mga intelihente, sa mga namulat na sa political, economical, social at cultural na aspeto ng buhay, nagising na sa realidad, tandaan nyo na huwag niyong babatikusin yung mga taong hindi pa nakakaalam. Huwag kayo masyadong judgmental, kumbaga para kayong ganito, bobo ka, inutil, mag-research ka, education, magaling kami, matalino kami, salasal kami, Ateneo, mayaman kami. Kailangan nyo sila. Build bridges, not walls. Nax, di ba? Tweet mo yun. Huwag kayong masyadong ganon kasi baka maging kayong woke to remember. Tapos pag kayong hinusgahan ng madla, baka mapawoke out kayo. Ano kayo mag-woke out? Moonwoke palabas. Sa mga woke, woke the talk.
Okay, wag puro salita, puro gawa naman. Please. Ngayon, ba't napasok ang woke na to? Kasi yung mga woke na to, tol, galing din sila sa mga mayayaman na background. Total mayaman ka, bili ka rin ng malasakit kasi parang wala eh. They know what is right, but they are not doing what is right. Wala akong nakikitang malasakit. Now, what am I saying? Alam ko iba sa inyo hindi naniniwala sa Diyos, pero blessed kayo with knowledge and money. So you are blessed to become a blessing, ha? Huwag niyong sarilihinin. Huwag niyong gamitin yung pagka-intelihente niyo para gumawa ng lines at walls na ay matalino kami kayo dyan. Don't. Do you know what I'm saying? So ano bang lesson ko dito? Ever since tol, hindi na naging united ang Pilipinas, okay? Sobrang label-oriented na natin. Kaya mayroong mga konyo, tas may mga jejemon at hypebeast. Ganun na lang ba? Hindi ba pwede magkasama? Pilipino din sila. And tol, sa mga influencers na mayayaman, okay yan eh. Okay lang na pinapakita nyo. Pero, never ever say na pabuhat ang mga mahihira. Kasi tol, pag mayaman ka and then you look down on the poor people, may problema tayo doon. May problema ako doon. Meron ba? Meron! Sabi sa inyo, do you know what I'm saying? Lalo na kapag di ka pa nabilad to. Lalo na kapag hindi ka pa kumain ng sardina. Lalo na kapag di ka pa hinog sa buhay. Dahil nakaasa ka lang sa mga magulang mo. Ngayon, ba't tinatanong nyo ako, bakit sobrang specific ako? Kasi isa ako dyan. Do you know what I'm saying? Eto lang yung tanong ko, kung hindi mayaman yung magulang mo, nandiyan ka ba kung saan ka ngayon? Kasi ako, hindi. Wala ako dito. You know what I'm saying? Siguro, isa ako dun sa mga pabigat na sinasabi nyo. Hindi ako gali. Sabi ko lang ngayon yung marinig. Ngayon, dyan sa mga konyo na, oh my gosh, jolly dude, Paris Starbucks. Na-offend ka ba? Mag-subscribe ka na. Ngayon lang, ayoko na patagalin pa. You are blessed to become a blessing. Sa mga woke, kailangan namin kayo. Don't create lines. Sa mga ayaw magpaturo, be teachable. Oh, humble nyo naman sarili nyo. Sa mga mahirap, kaya nyo yan, may pag-asa pa, tol. Okay, so iboto nyo yung mga karapat dapat sa susunod na eleksyon. Hindi yung mga anak ng mayayaman, okay? Kasi lugi kayo dyan. Charin. Ngayon, bago po natin husgahan ng mahihirap. That could have been you. That could have been me. Okay? So yun lang. Kung offended ka, mag-subscribe ka na. Jesus loves you. And you know what I'm saying? Laban Pilipinas. Jordan Clarkson!